buksan damakmak at iba't ibang mga reaksyon ng mga Pinoy sa paunang pasabog ng Hapon na si Masayuki Ito. Patungkol po ito sa pagkainis, pagkabadtrip at pagkadismaya dahil binasid ang Hapon sa panliligaw na isang ali na si Alim Rais ang susunod na target sana ng former WBO bantamweight champion na si Gianriel Casimero. At ngayong buwan ng Mayo sana ang bakbakan nila. Kaya naman, nagbunga ito ng lumilindol ng mga opinyon na nagpayanig sa mga maraming mga Pinoy at nagtanong kung totoo nga bang malaki ang perang in-offer ng Treasure Boxing Promotions kay Alim. Bakit daw tinanggihan niya ang offer? May mga kakwento pa natin na nagsasabi na sige nga ipakita niyo ang ebidensya na malaki nga ang offer. Well, anyway mga kakwento, bakit nga ba tinanggihan ito ni Alim? Mga kakwento, sa ngayon ay wala pang diretsahan at opisyal na payag si Alim kung bakit rejected ang bakbakang Casimero kontra Alim. Kung tutusin sana, kung may kasa, medyo kilala na nila ang isa't isa dahil nagkasparing na noon ang dalawa. Boom! Hands up, bro! Boom! Hands up! Hands up! Bang! Bagamat iba't iba man ang pahayag ng bawat panig, kung sino nga ba ang nabugbog ng lubusan sa sparring nila, ay aba, maganda sana ito na pagkakataon para magkakaalaman na taliba kasi ang sparring kaysa sa tunay na laban. Ibig sabihin, malaki sana ang kikitain ni Alim at medyo sisiyo na niya itong si Casimero dahil may ideya na siya sa mga galaw ni Casimero. At magandang pagkakataon din ito kay Casimero para pupukin ang alimangong pakitong-kitong. At may paiganti ang tinalunaw ni Alim na kababayan nating si Mike Plania. Pero kahit na wala pang opisyal na payag ang Team Alim patungkol sa fight rejection issue, pero may nakalap na si Mr. Kwento sa internet na pwede nating kapulutan ng posibleng mga dahilan ng kanyang pag-atras. At yan mga kakwento ay ang kamakailan lang na interview ni Alim sa kanyang reaksyon sa pagkapanalo ni Luis Neri. Kontra yan kay Azat Hovhannisyan. Ayun, klarong-klaro na itong si Neri ay hindi raw niya kalibel at hindi magagawa ni Neri sa kanya ang ginawa niya kay Azat. Tutungan na isang magaling na buksingero itong si Neri, pero ang belta ni Alim kay Neri ay hindi sila magkalibel nga nito. Palaging pinagsisigawan ni Neri na gustong-gusto na niya na kakalabanin ang mananalo sa bakbakang Nauya Inoue. Kontra yan kay Stephen Fulton. Pero pumalag dito si Alim dahil para sa kanya, dapat dadaan muna itong si Neri sa kanya bago niya kakalabanin ang mananalo sa laban nila ni Inoue at ni Fulton. Kaya dito na lantaran na hinawa niya itong si Neri na sila ay magbakbakan. Mga kakwento, ngayon na inyong napanood ang short interview ni Alim, ano naman ang nagpo-push up na ideya sa iyong isipan? Ano sa tingin niyo, ang habol ba ni Alim ay ang malaking offer na pera para labanan itong si Casimero o di kaya'y sa ngayon ay mas priority niya ang maging world champion muna. Kumbaga, legacy contra currency. Mga kakwento, ibahagi niyo po ang inyong malawak na imahinasyon at mabigat at malaman na opinyon. Samantala, may panibagong banat naman ang angas ng Pinas kay Alim at ito mga kakwento ang kanyang banat. Ayun, tinawag na chicken. Samantala mga kakwento, hindi na muna sasali si Yumir Marshall sa paparating na Southeast Asian Games o SEA Games na gaganapin sa Cambodia ngayong darating na buwan ng Mayo. Mas pinili ni Marshall na tutukan niya muna ang kanyang karera sa professional boxing dahil gusto niya na angat ang kanyang ranking sa middleweight division. Ayon kay Marshall, ang Manny Pacquiao Promotions President ay may plano isabak si Marshall sa regional belt title ngayong taon o di kaya sa susunod na taon. Kaya talagang hindi na muna si Marshall sasabak sa SEA Games. Sa ngayon mga kakwento ay nasa Pinas itong si Marshall at kamakailan lang ay nakatanggap ng parangal na iginawad sa kanya ng Senado dahil sa kanyang second round knockout victory kontra yan sa taga-Argentina na si Ricardo Villalba.
Dahil sa kilot na ininda ni Marshall sa kanyang kanang kamay, ay nagpasa ilalim nito ng hand surgery sa Amerika. Para sa susunod na laban ay ready na at sana ay title shot na daw sana. At sinabi niya na may dinidrain para sa next fight niya para hindi na siya makaka-feel ng pain. Nako, English din. Mga kakwento, currency or legacy? Ito ang pagpipilian ng mga boksingero ngayon, lalong-lalo na sa mga boksingerong umukit na sa kasaysayan ng boxing. Kaya masasabi natin na mamimili na lang si Alim kung currency or legacy. At ano naman sa tingin mo kakwento? Ang para sa iyo ay mas pinili ni Alim. Mga kakwento, kung tumanggi ang isa ay huwag mag-alala dahil meron pang pangalawa at pangatlo pa, diba? Mas okay na ito na namimili na lang ng kalaban si Casimero, hindi katulad sa ating ibang kababayan na talagang pinagsabihan na na may laban na talagang kumpirmado dahil mula daw mismo ito kay Judas Barrabás Hesta sa info. Malaki din daw ang kikitain nito. Pero kamusta? Nangyari ba ito? Mga kakwento, siguro naman ay alam niyo na kung sino. Bueno, sana hindi po tayo naging masaya na hindi natuloy ang laban niya. Dahil ang punto ko lang dito mga kakwento ay hindi po natin hawak ang tadhana. Maaring papalpak ang itinakda at wala na tayo dyan na magagawa. Dapat todo suporta lang tayo sa ating mga mandirigma. Kaya sana magbigay na lang tayo ng solidong suporta sa ating mga boksingerong kababayan. Ang kikitain nila ay malaki o maliit man, ang malaga, ibabandera nila ang dangal ng ating inang bayan. Kaya kababayan, suporta naman dyan. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panunod. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like. At kung hindi mo pa nagawa ito, yaba, gawin mo na. Yo! Quadrala Street Time World Champion! So guys, please subscribe. Quintong di pa na yung kwento. So ano pa hinintay niyo? Mag-subscribe na! Let's go! Pero bago tayo magtatapos mga kakwento, ay shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong DJL Sports TV, kay kakwentong Jonathan Peralta, kay kakwentong Neil Yen Sky Amparo, at ikaw kakwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, hanggang dito lang po muna ang ating kwentuhan at abangan nyo lang po ang ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.